Tol, ngayon ang ating video ay tungkol sa Taal Volcano. Yung history niya, kung kailan siya pumutok, at pag pumutok naman siya, ano yung mga kailangan natin paghandaan at mga dapat na mga asikasuhin. Yan yung mga delikado, lalo na pag pumutok yan. Yung asphalt niyan, delikado yan sa mga baga natin, kaya kailangan gumagamit tayo ng protection sa katawan. At yung mga yung dapat lumikas kung kailan, at huwag tayong palaging dapat naka-alert tayo. Alert tayo at delikado yan pag... Mga tol, talagang ikinalulungkot ko na sa Taal Volcano ngayon ay may nangyayaring kalamidad. Ito'y kinalulungkot po. Ako'y tagali pa rin po. At ako'y nakikiramay. Sana po, huwag ho kayong maging humina ang loob. Lumaban ho tayo. Ay naman itawagin nga tayo, barako. Tayo yung mga barako po. Kaya naman po, ay talagang paglabanan natin lahat ng bagay na ito. Yung history po ng Taal Volcano ay noong 1911, marami ang namatay dyan, 1,335 ang patay sa loob ng 3 araw. Meron pang unang pagputok ho yan noong 1754. Yun ay napakatagal ho na talagang 7 buwan po ang pagputok niya. Talagang napakahirap po inabot ng mga una nating kababayan ng Batangueño. Kaya naman po ay sa mga darating na panahon ay alisto po tayo. Marami na pong history ang naganap po at nailista dyan tungkol sa Taal Volcano po yan. Sana po mag-ingat tayo mga tol, at palagi tayong alisto. Lalo tinatawag na ballistic projectiles niyan ay delikado rin. Yung density current naman po, o yung pyroclastic cloud, yan ho yun yung mga usok na delikado sa katawan ng tao. At talaga naman na hindi natin maiwasan yan, lalo pag nakarating sa lugar nyo. So, sa sinasabing range na maapektuhan. Volcanic lighting naman is electrical discharge. Yun yung cause ng volcanic eruption. Yan na. Delikado na po yan. Talaga naman nag-uumpisa na. Sa mga nag-organize ng mga center, relief food center, donation center, at dun sa mga group na nag-aasikaso at talaga namang sinasacrifice nila yung oras nila para tumulong sa pag-rescue ng lahat ng tao, lahat ng hayop, mga halaman, mga ari-arian ay nagpapasalamat po kami. At talagang ito'y napakagandang tulong, lalo-lalo sa bansang Pilipinas. Thank you.
Siya nga pala, meron akong babatiin, si Adan Marasigan na taga Lipa City, Batangas yan. Ang ginagawa niya ngayon ay siya ay nagre-repack ng mga sabon at ito niyang itutulong. Ibabahagi niya ang kanyang tulong sa mga taong nasa lanta. At ito may malaking bagay din. Kahit ito'y sabon, ito'y may malaking maitutulong din sa mga nangailangan. Lalong-lalo na, wala akong kinikita. Saludo ako sa iyo, Adan Marasigan, ng San Nicolas City, Batangas. Napakagaling mo, Adan Marasigan. Good job! Sana po may natutunan kayo sa video ko at kahit pa paano nakapagbigay po ako ng information. At dun sa mga nakapanood po, sana kung ngayon kayo nanood sa channel ko po, Tito Pelman Hernandez channel, ay sana mag-subscribe po kayo para sa mga iba kong mga video na lalabas. Ito may lahat po. At iba't ibang klase ho ng video, hindi lang po ako na sa isang nakapokus. At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe. At balang araw po, ako naman po magre-regalo sa inyo. Pangako po yan. At ako'y may tinatarget lang pong subscribe at sa mga view. Maaasahan niyo po yan.